po nilang ang Manila Bay Anihan at Gawad Parangal na kalinisan at kaayusan at kapaligiran sa barangay sa lalawigan ng Bulacan. At ito'y mukhang namigay na rin ang ating Gobernador Wilhelmino C. Alvarado sa mga barangay chairman na mga kanilang pamasko. At umikot din po tayo sa bawat presinto sa lalawigan ng Bulacan, sa mga chief of police, at tinatanong po natin sa kanila kung ano ba ngayon ang status ng drug sa kanilang nasasakupan, at may direktiba na po ang ating PNP chief na si Ronald Bato de la Rosa na meron na po silang, pwede na po silang manghuli. At kaya lamang po, ang leading agency po ay itong PDEA po. At ang mga ibang chief of police na nakapanayan po natin ay wala pa rin po daw yung memo or directives na nanggagaling sa taas. Yan po yung inihintay po nila. Pero na dapat din po sana ay bigyan pansin ng mga local government itong kapulisan sa paghuli ng drugs, na illegal drugs sa kanilang sasakupan, na mag-purchase po sila ng body cam. At ayan po ang isang direktiba ng ating PNP Chief de la Rosa na maging transparency para maiwasan po yung ibinibintang umano ng EJK sa bawat bayan. Dapat po well support ang ating mga mayors, ha? At ito ang dapat yung bigyan ng pansin, ha? Na mag-purchase po kayo ng body cameras para sa kapulisan nyo, para maging transparency ang paghuli sa mga illegal drugs sa inyo na sasakupan. Alam nyo po kasi, nung medyo nawala ng isang buwan yata itong illegal drugs sa paghuli ng pulis, ay mukhang bumalik na naman, ha? Iba-ibang estilo ng mga illegal drugs na yan, ha? Iba-ibang style nila kung paano sila magpuslit, paano sila magbenta, ha? Meron nga dyan sa bayan ng Santa Maria Bulacan, nahuli, buti na lang po, ang kapulisan po dyan sa bayan ng Santa Maria Bulacan sa pangunguna po ng ating chief of police na si Colonel Rainiel Balones, ha? Yung mga bata pa umano ang kanilang ginagamit sa pag-transport ng illegal na drugs, yung marijuana. Buti na lang, nahuli sa mga checkpoint. Ako'y pabor po sa pagbalik, ha, na kasama ang PDEA ng ating kapulisan. Alam niyo kung bakit? Nakakatakot po ito, eh. Itong illegal drugs na to. Ha, marami pong mga crime na talagang grabe. Nakita niyo po, within a month, within a week, halos everyday. Noon nawala po sa paghuli ng kapulisan, nakita nyo po yung sunod-sunod na crime na nangyayari. Nakita nyo po dun sa lumabas po sa TV. Ha? Nasa abroad po yung lalaki, pauwi na siya. Pati yung anak niya, asawa niya ay pinatay. Ha? Ito'y influensya ng drugs. Sana po ang suporta ng ating mga local government, mga mayors, ha? Medyo iwas-iwasan na po natin, ha, yung pang out of town, out of the country. Bigyan nyo po ng pansin ito, ha? Sana po itong mga local, itong mga elected official na mga lawmaking body sa bayan, bawat bayan, mga municipal councilor, city councilor, kailangan po magpasak po kayo ng municipal ordinance o city ordinance na mag-purchase po ng body cam para sa kapulisan. Yan po ang dapat yung bigyan ng pansin. Ha? Ang hirap po kasi, ha? Panay ang out of town nyo, panay ang labas nyo, sa bayan nyo. Ayaw ng ating Pangulong Duterte na umaalis po kayo. Ha? Yung out of the country, out of town, para isagawa ang inyong mga gawain panbayan na magpasa ng mga budget, ha? Sana dapat doon na po kayo mismo sa inyong bayan na ipasa ang inyong budget. Isama nyo na po itong body cam na budget para po may gagamitin ang ating kapulisan.
Ang hirap po kasi, ngayon magpapasko na naman. Ha? Nagugulat po ako sa mga activities po ngayon. Ha? Akalain niyo po, ha? Ngayon, panahon ang pamamasko ng mga barangay. Eh, nakita niyo yung mga pinamimigay po ng ibang local government dyan, ang lalaki ng litrato ng basket. Hindi natin alam kung anong laman, mga grocery. Eh, sana po dyan, ultimo yung tuwalya, ultimo yung bimpo, may pangalan, may mga mukha ng politiko. Eh, dapat sana po yung ganyan. Very effective yung pagbigay nyo, i-divert yung sa gamot. Or hindi, talagang yung mga kapos sa palad, yung hirap sa buhay ang bigyan nyo. Ang nangyayari po, yung mga opisyales, na mga barangay official, halos every week, every day, nasa tanggapan nyo yan. Dapat ang tulungan nyo sa ngayong panahon na to, yung taghirap na mamamayan sa nasasukupan nyo. Napakaswerte yung supplier niyan . Akalain nyo po bimpo, may muka, may pangalan ng politiko. Pag ikaw ay umikot sa mga bawat bayan, pag ikaw ay magtanong kung ano mga programa, meron po tayong nakaparehem dyan. Di ba yung Dexbexia, yung kwan po sa dengue ngayon? Yan po ngayon yung pinag-uusapan, yung Dengbexia, kung tawagin. Alam nyo po, isa sa Region 3, ang isa sa maraming nasaksakan yata ng dengue na to. Tinatanong ko po yung isang doktor, ayaw ko munang banggitin sa ere kung anong bayan to. Hindi nila alam ang profile. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan pa nila. Nag-i-inventory pa. Ang tagal ng pinag-uusapan sa Kongreso yan. Matagal ng pinag-uusapan po yan sa media. Pero until now, hanggang ngayon nag-i-inventory pa rin sila kung ano yung mga sino po yun. Mga pinagsasaksakan nila. Karamihan pala rito, yung nakapanayin po isang doktora, babae to . Babae to. Ha? Mga nag-aaral, mga elementary at high school. Ang kailangan po kasi to, dapat kasi, ha? Malaman natin yung profile, yung inventory kung ilan po ang ito, mga mayors po, ha? Makinig po kayo. Yan po ang dapat yung tawagin. Magkaroon po kayo ng emergency meeting yung mga doktor nyo, municipal doctor, RHO doctor nyo sa inyo nasasakupan. Ha? Meetingin nyo sila, tanungin nyo sila, ano ba, kung anong eskwelahan, kung anong barangay ang nasaksakan nyo. Yan po ngayon ang kone. Hindi yung para kayong, Diyos ko po, very busy kayo sa mga Christian, inuunan nyo pa yan. Itong unahin nyo kasi po ito, yung pinag-uusapan po ito yung national issue. Ito yung Dengbexia ngayon na pinag-uusapan. Nakita nyo sa Kongreso, ha? Pinagtatawag po yung dating Pangulong Aquino na si Pinoy. Tinawag si dating Health Secretary Garin. Kita nyo, matagal nang pinag-uusapan yan. Ha? Matagal na pong pinag-uusapan. Ngayon, ang kailangan po dyan, dito sa laylayan, para malaman, ready agad, kung ilan po yung nasaksakan sa bawat bayan, bawat barangay, bawat eskwelahan. Kung anong pinagagawa nyo Diyos ko po, panay out of town nyo. Ha? Akalain mo mayroon isang bayan dyan? Ha? Christmas party, ginanap sa Palawan? Ayaw na ayaw ng ating Pangulong Duterte yan. Ha? Yung ganyang out of town, out of the country, napakahiling nyo. Ha? Akalain, maski anong sandamakmak ang nakuha nyong parangal o sa bawat bayan nyo, ang importante, mararamdaman ng inyong kababayan ang serbisyong totoo sa inyong bawat bayan, bawat barangay. Ha? Sandamakmak ang tarpulin nyo kung ano-ano pinaglalagay nyo. Kulang naman kayo ng mga gamot sa inyo na sasakupan. Napakarumi pa ang inyong bayan, ang inyong lungsod, napakarumi pa. Useless yan . Useless. Meron nga dyan nakatanggap ng parangal ng good housekeeping. Suspindi ditong isang mayor 3 buwan. Mararamdaman mo kasi yung talagang pag-unlad
o serbisyong totoo sa bawat bayan. Nakita nyo itong bayan ng Playa del Bulacan. Ialimbawa po natin sa pangunguna po ng ating mayor na si Jusel Bistan Kasahe. Napakasipag to eh. Pag pumunta ka ron sa kanilang RHU Municipal Health Center, napakaraming gamot. Yung mga doktor po doon well accommodated. Yung mga nurse po nila. Napakaayos po yung kanilang pag-asikaso ng mga kanilang kababayan. Talagang kompleto po ang gamot. Kaya tignan mo itong si Mayor Jusel Bistan Kasahe. Talagang karapat dapat siyang bigyan ng parangal ng DILG. Kasi po, ang kanyang public servant ay totoo. Ramdam po ng tagabayan ng Playa del Bulacan. Ramdam po kasi, nakita ko po eh. Pag humingi ka ng gamot, maskita ka saan ka, may reseta ka, maayos ang kanilang asikaso, kompleto, maayos, talagang well entertained. Kaya masayang-masaya po ang mga mamamayan po ng taga Playa del Bulacan. Hindi gaya ng ibang bayan dyan, Diyos ko po. Napakaganda yung kwan nila. Pero kung titignan mo, bibilangin nila na paracetamol lang, wala pang gamot yung ibang bayan. Nakita nyo itong bayan ng Playa del Bulacan, ha? Sleeping giant to na bayan. Magdagsa na po ang mga negosyante dyan. Kung kayo po ay babaybay dyan sa bypass, makikita nyo po ang development ng bayan ito, itong Playa del Bulacan. Napakarami na po negosyanteng pumapasok dyan. Hindi na po mapigilan. Yan, bayan ng Giginto, bayan ng Playa del, at itong bayan ng Bustos, Bulacan. Pumunta ka po dyan sa isang bayan eh. Diyos ko po, nag-obserba po ako kasi po ang yung lingkod talagang umiikot po ako sa lalawigan ng Bulacan. Alam na alam po natin yung mga totoong public servant kung talagang sila ay nagtatrabaho, kung may development o wala. Nakikita ko po ito, ang talagang nakikita ko ang well-developed na bayan, itong bayan ng Giginto, Bulacan, bayan po ng Playa del Bulacan, bayan po ng Bustos, bayan po ng San Rafael, bayan po ng Baliwag, Bulacan, at itong Angat, Bulacan, at saka itong Norsagaray, Bulacan. Well, public servant na isang alkalde. Ngayon na itong bayan ng Playa del Bulacan, itong si Mayor Jusel talagang napakahusay po niyan. Itong RHU nila, itong municipal health nila sa pangunguna po ng kanilang doktor na si Dr. Manikad ay talagang yung mga nurse nila, mga doktora po nila dyan, talagang well entertained po sila at may mga gamot. At maya-maya lamang po ay makakapanayan po natin ang alkalde po ng Norsagaray, Bulacan na si Mayor Ade Cristobal. At ito ay makakapanayan po natin tungkol po dito sa gawa ng paputok sa kanya na sasakupan ay itong bayan ng Norsagaray po kasi ay boundary lang po ito ng Angat, boundary po ng Santa Maria, Bulacan at San Jose del Monte. Nasa gitna po sila. Andyan po yung mga paggawaan po ng paputok sa lalawigan ng Bulacan. At alam nyo po, sa aking pag-ikot, meron po din, kasi bawal po yung talagang napakalakas na paputok eh. At ito ay talagang ang dapat lang pwede mong bilhin, yung mga kwitis-kwitis lang po. Kaya lang po, dadaan po sa talagang quality. Sana po yung mga kapulisan po natin dyan sa lalawigan ng Bulacan, itong Bureau of Fire Protection, BFT, tingnan nyo po mabuti itong mga paggawa ng paputok. Marami yung tinatawag nilang small scale dyan. Lalo na yung binanggit ko kanina, Norsagaray, Angat, Santa Maria. Itong tatlong ito, bundok po ito. Marami pong paggawaan dyan na walang lisensya. Tingnan nyo po yan.
Kaya kung kayo'y pumunta dyan mag-inspect, hindi lang po yung inspect na hausyaw. Magsama po kayo yung totoong reporter. Huwag po kayo magsama ng mga hausyaw na reporter. Ha? Ha? Kaya sana po, itong bayan po ng North Sangaray, Bulacan, Angat, marami pong pagawa ng paputok dyan. Ha? Mga mayor po, mayor. Mayor De Leon, Mayor Ade Cristobal, Mayor Pleto, please. Ha? Pakitignan nyo po yan. Kasi po, kaya ako po nabanggit tong tatlong bayan na to, ay bundok po kasi to. Kaya sana po, tignan nyo po ang mag-inspect po dyan sa mga paggawa ng paputok. Sana po, ha? Tinatawagan din natin ang ating gobernador na si Wilhelmino, si Alvarado, na alam natin na ito ay talagang isa sa priority niya sa dyan po sa lalawigan ng Bulacan. At lalo na po yung mga store, owner ng mga bentahan. Sana po, nakikita po natin dyan, minsan po mga may owner po ng pabilihan ay mga asawa ng mga opisyales sa gobyerno. Ha? Nakikita po natin yan at alam po natin. Sana po ay huwag niyong konsintihin. Pakuhanin niyo ng permit na dumaan sa tamang proseso. At kung ano yung bawal, magpasalamat nga tayo sa ating Pangulong Duterte. Hindi niya totally ban ang paputok sa lalawigan ng Bulacan. Sana po ay sumunod po tayo sa tamang guidelines po ng ating Pangulong Duterte. Ha? At ito'y alam niya, pag ito'y tinotalban niya ang paggawa ng paputok, any single na firecrackers dyan ay walang magbebenta. Marami pong economic small entrepreneur na mawala ng hanap buhay. Sana po ay please follow the guidelines. Dyan po sa bayan ng Baliwag, Bulacan pala, marami din pong paggawaan din dyan. At marami pong mga small entrepreneur na nagbebenta. Lalo na po yung mga palapit na po, doon po malalaman kung ano po yung mga illegal at yung talaga madaling pumutok na nakakatakot na hindi sumunod sa tamang quality ng paggawa ng paputok dyan po sa San Rafael, Bulacan. Meron pong palaking paggawaan po dyan na maayos ang kanyang gawa, pero may nakakalusot pa rin. Sana po umikot po kayo, ha? Not only the police, not only the Bureau of Fire Protection, yung pong mga konsehal na gumagawa ng batas pambayan, ha? Mga barangay chairman, ayan na naman po tayo, mga kapitan, ha? Na-extend kayo, ha, ng ilang buwan, 6 months o 7 months ang eleksyon sa barangay uli sa May 21, 2018, ha? Ito na ang pagkakataon nyo na magtrabaho. Ha? Noon na-extend kayo, wala na kayo. Pabanjing-banjing na lang kayo eh. Wala kayong ginawa kundi pumunta sa Kapitolyo bago magpasko, magbigay ng mga solicitation letter para sa inyong mga Christmas party. Yan ang inaatupag nyo. Ang atupagin nyo, yung peace and order, yung katahimikan sa bawat nasasakupan nyo dyan sa inyong barangay. Ang dapat tingnan nyo, itulungan nyo ang PDEA kapulisan para sukpuin ang mga illegal drugs. Not only illegal drugs, ha? Yung mga, lalo yung mga bayan na kwan, na mga maulad na ngayon, gaya ng lungsod na Malolos, Baliwag, marami pang iba, itong DSWD, marami po tayong nakikita sa highway sa bawat bayan na mga street children, ha? Street children na talagang babae na mukhang nawawala na, mukhang nasisiraan na po. At ito ay nakahubad dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Ito po, trabaho ng isang social welfare. Ha? Please, yan po, tingnan nyo, meron po tayong nakausap eh, na isang social welfare. At ginagawa din daw nila yon. Kaya lang daw, hindi doon taga doon.
Maski hindi taga dyan, trabaho nyo po yan, i-combine nyo. Trabaho nyo bilang isang social welfare. Ano ba yung trabaho ng isang social welfare? Ha? Tignan yung mga minor de edad, yung mga taong salat sa hirap, na naglalakad sa kalye, na talagang wala na sa katinuan. Ha? Yan ang trabaho nyo. I-confine nyo sila at ilagay nyo sa isang lugar, lalo na ngayon, ang bawat bayan naglagay ng mga bahay pagbabago sa mga biktima sa illegal drugs. Doon nyo dalhin. Pakainin nyo at ito'y i-reform nyo sila. Ngayon, kung matino na, tanungin nyo kung saan nakatira. Dapat yan ang trabaho nyo, bigyan nyo ng spiritual information. Eh, nangyayari sa inyo kasi, ay yung ibang bayan, walang ginawa kundi nakadikit kay mayor, magbigay ng tarpaulin, magbigay ng inventory kung sino mga birthday sa bawat barangay. Hindi po yun ang trabaho nyo eh. Alam nyo ba kung anong trabaho ng social welfare sa bawat bayan? Ha? Yun, tignan ng kapakanan. Kaya nga social service, social welfare eh. Tulungan yung mahihirap, yung kapos sa palad. Meron po tayong nakausap na head ng isang munisipyo. Miss gusto niya pong ibalik na sa national yung mandato. Yan pong gusto nung dating sekretary na si Tigi Walo na ibalik. Kasi nakikita po no, niya na sa baba ay talagang ginagamit lamang pampolitika yung ibang social welfare head. Yung iba, ha? Yung iba, hindi talaga silang ginagampanan yung trabaho nila bilang isang social welfare. Lalo na ngayon, Christmas party. Diyos ko po, ha? Tuwang-tuwa yung mga department na iba dyan na mamigay ng mukha ng kanilang alkalde na mga pamasko na anlaman naman ay Diyos ko po. Kaya po dumami yung mga biktima ng illegal drugs eh. Kasi kulang po sa information yung social welfare. Ha? Kaya dumami po. Ngayon, nung nawala sa kapulisan, bumalik po ulit. Dapat continuous po ang information. Ha? Sa mga bata o kung anumang biktima dyan. Yan po ang trabaho nyo eh. Diyos ko po. Tulungan. Hindi po yung nakadikit kay alkalde. Ibigay nyo yung mga inventory sa mga kapitan, yung pamasko. Ito na naman tayo. Tumulong po kayo. Ang trabaho ng isang social welfare ay tulungan yung mga biktima ng mga pinagbabawal na gabot. Ang dami po nakikita ko dyan sa highway ng National Road. Dyan po sa DRT. Marami po ako nakikita dyan, nakahubad, na babae, Diyos ko po, batang lansangan, sa palengke. Ha? Maski na ba, pabalik-balik, kailangan kasi trabaho po ng gobyerno dyan. Yan po ang trabaho nyo. Inform yung parents. Ha? Tulungan nyo sila hanggang sila ay mamulat yung tama. Ang hirap yung iba, hindi nila ginagampanan. Ha? Nagpapakwampo sila sa politika. Ha? Mali po yun eh. Kailangan baguhin na po natin ang sistema. Ha? Baguhin na po natin, mga barangay chairman, ha? Diyos ko po, yung mga barangay chairman, nung nalaman nila na-extend sila, yumabang po yung iba. Yumabang sila. Diyos ko po, yung mga nakakuha ng gawad galing parangal po dyan sa lalawigan ng Bulacan, yung mga kapitan, ha? I-share nyo, bakit kayo nanalo sa bawat barangay? Parang malaman nila kung ano ba ang tamang proseso sa pagpapatagbo ng isang barangay chairman. Eh, yung iba kasi, pag sila'y nanalo na, naupo na, akala nila pag-aari po nila yung isang barangay eh. Yung mga internal revenue allotment. Ah, hindi po ganun. Pera po ng taong bayan yan. Hindi nyo ba alam yon? Ah, kayo po ay iswelduhan lamang, hinalal po kayo para itibon ang isang barangay. Ganun din po ang mayor, ah, mga alkalde, executive at saka lawmaking body. Magkaiba po kayo ng trabaho. Ang mayor po kasi, executive to execute. Ha? Implementing agency, implementing po sila na ginagawa ng isang sanggunian bahay, yung lawmaking body, sila po mag-execute. Yung po ang trabaho nyo, magkaiba po yun. Kaya po yung iba, ha? Vice Mayor,
nagpapadikta sa isang mayor. Akala, meron po tayong alam dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ha? Lalo-lalo na po yung mga tinatawag nilang budgeting. Pag-budget ng kanilang ira. Pag-budget ng kanilang bayan. Ha? Dapat binubusisi nyo. Tinitignan nyo kung saan napupunta to. Mayor, magdadagdag ka na naman ng supplemental mo. Saan po ba napunta yan nung inaprubahan po namin? Kailangan bawat departamento, ha? Bawat departamento ng isang bayan, ha? Pag magpasa kayo ng bawat budget, paupuin nyo sa sanggunian, tanungin nyo bakit kayo magdadagdag. Hindi yung sinabi lang sa inyo ng mayor, susunod ng vice mayor, susunod ng konsehal ng bayan. Bakit kayo sumusunod? Meron po ba kayong komisyon? Hindi po ganon. Magkaiba po ang vice mayor. Ang vice mayor po kasi is only legislative body. Presiding officer. Ang konsehal ang tagagawa ng mga batas pambayan. Sila mismo nag-uurirat kung makanong ibibigay sa bawat barangay o bawat budget ng isang mayor sa isang taon. Paano titino ang isang bayan? Ha? Ang gusto ng ating Pangulong Duterte maayos, ayaw niya sa korupsyon. Ayaw niya ang korupsyon. Sabi nga ng ating Pangulo, I hate corruption. Yung mga ibang mayor, ha? Yung ibang mayor hindi sila nagpa-participate. Pansarili ang kanilang inaasikaso. Basta sila'y mayor, bahala sila. Hindi po tama yun. Dapat iayos yung tamang proseso ang pagpapatagbo ng isang bayan. Kaya yung ibang mga barangay chairman naman, natuto. Kaya sila, ligwag din ang kanilang panunungkulan. Akalain nyo po, ha? Napakalaki po dyan po sa lalawigan ng Bulacan. Napakalaki po ang mga ira ng ibang barangay po dyan. Pero basura lang. Hindi nila kayang iayos ng maayos. Ha? Meron po isang lunsod po sa lalawigan ng Bulacan. May isa pong barangay dyan. Napakalaki po ang kanyang ira. Ha? Sandamakmak po ang kanyang basura. Yung ambulansya niya, alam nyo kung ano nangyayari? Ang laki po na litrato niya. Pati lahat ng patrol. Ha? Kumuha siya ng mga volunteer na wala namang katuturan. Ha? Ang laki ang ira niya eh. Oh, pero yung basura niya, yung barangay niya, hindi niya kayang mapatino. Ang dumi-dumi, paggising unang umaga, sandamakmak ang basura sa highway. Ha? Ang inuuna ng mga general services sa barangay, ha? Yung mga malalaking establishmento, restaurant, hospital, kasi nagkakapera sila ron. Nakita nyo, ang Davao City, matino ang mayor doon. Pero lahat ng kapitan doon, nakita nyo, matitino. Kasi po, takot silang gumawa ng katiwalian. Kasi ang kanilang mayor matino at maayos ang pamamalakad. Pero kung ang isang bayan ay talagang korap ang isang alkalde, matututo po yung mga naglilingkuran din na kapitan na iba. Ngayon, papasok na naman po tayo sa 2018. Sana po, magbago na po yung ibang mayor na mahilig mag-out of town. Ha? Kapitan, Diyos ko po, ang buhay po natin dito ay yung baba, laylayan, barangay chairman, mayor. Please, magbago na po kayo. Maski sandamakmak ang mga award nyo, yung award na yan, hindi po yan ang batayan ang inyong maayos sa paglilingkod. Alam nyo kung bakit? Yung crime rate, doon po natin malalaman sa kayong mga business na pumapasok. Kaya nga po ay dito po sa Magtapatan po tayo. Sana po ay yung mga po naglilingkuran, sana po ay mahiya po kayo. Ha? Mahiya po kayo sa inyong sarili. Ha? Mag-2018 na naman po, yung pinangako nyo noon, kung nung kayo nangungumpanya,
eh mukhang malabo po yata nangyayari sa inyong mga kababayan at anyong mga nasasakupan. Balikan po natin itong gawad parangal na nakaroon po nung kahapon, itong Manila Bay Anihan. Ito po yung kompo ng Provincial Government of Bulacan, Department of Interior Interior and Local Government, DILG. Ha? Ito po ay naging marami pong naging panahon, pandangal po rito ang talagang kompo rito ay mga barangay chairman po na lalawigan ng Bulacan. Ha? Ang pinag-usapan po yata rito, yung tinatawag nilang kalikasan, kaayusan, kapaligiran sa barangay. Bawat barangay, ha? Eh sana po ito, isa ulo nyo. Hindi lang po yung one time na sasali kayo ng gawad garing, hindi nyo naman continuous. Pag nakakuha na po kayo ng parangal, hindi nyo na tinutuloy. Pag kayo po, dapat po ito ay tuloy-tuloy. Importante po ito, isa-isahin ko po itong kalinisan. Yan po ngayon ang problema ng bawat bayan. Hindi lang po bawat bayan, itong Pilipinas, yung tinatawag nilang waste management, yung basurahan. Binanggit ko nga kanina, basura. Sana po ay tulungan yung information, yung mamayan. Sino po ba ang dapat magkaroon po ng kwan dyan, yung mga barangay chairman? Kasi po kayo, ang namamahala sa laylayan. Ang mayor po kasi may directive po yan. Ang mayor ngayon pupunta sa barangay para kausapin ang barangay chairman para tanungin tungkol po rito sa kalinisan o waste management. Ito na po. Ang lalawigan po ng Bulacan, hindi na po na ituturing ng province po yan. Ito na po yung tinatawag nilang malapit po tayo sa Metro Manila. Economic zone na po yan. Ito po yung tinatawag nilang industrialismo, economic zone na po ang lalawigan ng Bulacan. Kaya po yan parang hindi na po naglalayo sa Metro Manila ang lalawigan ng Bulacan. Ano po ang dapat gawin para masawata itong basura? Tumulong po ang laylayan. Yung information, sino po ang dapat arkitekto dyan na dapat mag-deliver ng information sa bawat purok sityo itong mga barangay chairman. Ang barangay chairman po, mga mother leader, ito na po ang pagkakataon nyo. Mother leader, BHW, non-government organization, para po maayos ang kapaligiran ng bawat barangay o bawat bayan o bawat lungsod sa lalawigan ng Bulacan. Yan po, information tuloy-tuloy lang po. Ha? Meron po tayo nakapanayam ng isang bayan dyan po sa bayan lalawigan po ng Bataan. Pag kayo po ay pupunta sa lalawigan ng Bulacan, sa highway nila, wala po kayong makikitang basura. Tinanong ko po yung taong yun, yung barangay chairman. Kasi po sila, tuloy-tuloy po yung information nila sa mga taong bayan. At sila po ay may political will. Napakalaki po ang penalty nila sa bawat magtatapon. Talagang totally wala pong attachment ng mga politiko ron. Pag ikaw po nagkamali sa pagtapon, tutuluyan ka. Kakasuhan ka, pati yung pagsunog ng basura. Kaya kung kayo po ay pupunta sa Bataan, napakalinis po. Hindi lang po sila totally, talagang makikita nyo po. 24/7 ang paghakot nila ng basura, gabi pa lang, talagang totally. Eh dito po sa lalawigan ng Bulacan, Diyos ko po. Pag naghahakot po dyan, hindi continuous. Ha? Dito po sa lungsod ng Malolos, ang laki po ng internal revenue allotment ng lungsod ng Malolos. Ha? At tama po ang ating alkalde na si Attorney Cristian Natividad. Hindi ko kolektahin yung hindi nabubukod. Tama po siya. Pero, kailangan po kolektahin na rin kasi tapos kausapin kung hindi pa rin susunod. Pag hindi ko kinolekta yung segregation, kinakalkal po ng mga aso. Kaya pag nagising mo ng umaga, sandamakmak ang basura. Kailangan po kasi ang pangongolekta ng basura,
Hindi po alas 6, alas 7, alas 5 ng madaling araw. Gabi pa lang, mag-umpisa ng pangolekta ng basura at damihan ang truck na gagamitin. Kasama po ang mga barangay chairman po dyan na makipag-coordinate, makipagtulungan para po mawala ang basura. At turuan ang mga establisemento dyan sa lalawigan ng Bulacan o dyan sa lungsod ng Bulacan na magkaroon sila ng truck na sila na mismo ang kukuha ng basura at itapon kung saan man itapon. Eh, nangyayari po eh. Paggising mo ng umaga, Diyos ko po, babaybayin mo. Dapat eh, makita ang magandang paningin mo sa kapaligiran mo. Eh, nakikita mo po eh, nakalat na basura. Bakit po yung ibang bayan, ibang lalawigan, eh nagagawa po ito? Ha? Diyan po sa bayan ng Baliwag, Bulacan. Paggising mo ng umaga, napakalinis ang kanilang kalsada. Ha? Diyan sa bayan ng Bustos, Bulacan, wala kang makitang basuran eh. Sa highway, na talaga naghambalang na kinakain ng aso. Diyan po sa bayan ng Bustos, bawat barangay, meron po silang trompa. Ano nyo ba yung trompa? Yun ang nag-a-announce. Nag-a-announce na bawal ang magtapon ng basura, hintayin bago ilabas ang basura nyo at andyan nang kukuha. Yun ang trompa. Kita nyo bakit ang bayan ng Bustos, bayan ng Baliwag, bayan ng San Rafael, napakalinis po. Ha? Wala po kayong makita ang basurahan na nagambalang sa highway bayan ng San Ildefonso, Bulacan. Ha? Bakit? Kasi po, talagang hindi ko alam kung ano yung pagkukulang. Nakita ko yung mga truck po ng bawat bayan, truck po ng Bustos, Bulacan, ang lalaki. Bawat barangay, talagang well-participated po sila. Ha? Yung ira nila, talagang pinapurchase po nila. Ha? Ano? Anong dahilan? Ha? Bakit hindi makabili yung ibang lunsod ng malalaking truck na pangkarga ng basura? Bawal na po yung open dump site na tinatawag. Eh, Diyos ko po, meron po isang lunsod eh na may open dump site. Iko-confirma ko yan. Eh, bakit po itong bayan ng Hagunoy, Bulacan? Ha? Noong naupo po itong si Mayor Amboy po, ha? Nadatngan niya may open dam site. Noong siya'y naupo na, wala ng open dam site. Nakita niyo po, ang bayan ng Hagunoy. Magaling itong alkalde na to, wala kang makitang basura na makikita mo. Yung palengke nga lang nila, napakaganda po. First class municipality, Hagunoy. Hindi po bumabaha ang kanilang palengke. Alam niyo po ba? Third floor, napakalaki. Ha? Itong lungsod ng Malolos. Konting ulan lang itong palengke po ng lungsod ng Malolos. Diyos ko po, baha. Ito pong palengke po ng bayan ng San Rafael, Bulacan. Napakaganda po. Lalo na po yung mga munisipyo nila. One stop shop. Ha? Sa pangunguna po ng kanilang alkalde na si Cipriano Goto Biolago. Napakagaling po yan. Alam niyo kung bakit? Yung pinalitan niya po kasi magaling na si Mayor, dating former congressman, Carding Silverio. The late Carding Silverio, naging congressman, naging alkalde, naging ama. At itong si former congresswoman at dating naging mayor na si Tita Lorna Silverio. Nakita niyo, pinaganda nila ang bayan ng San Rafael, Bulacan. Kaya nung hindi na sila pwedeng tumagbo at nanalo po itong si Cipriano Goto Biolago, dinoble niya ang kagandahan ng bayan ng San Rafael, Bulacan. Eh, matachallenge ka talaga eh. Matino ang iniwan sa'yo na pamamahala. Pag hindi matino ang iyong pamamahala, may comparison. Nakita niyo itong bayan ng San Rafael, Bulacan. May comparison talaga eh.
Nakita nyo, maayos si Tita Lorna Silverio, pag-upo naman mga Biolago, lalong dinoble ang kanilang kaayusan. Matcha-challenge ka, hindi ka pwedeng hindi gagawa na maayos eh. Diyos ko po, kaya tingnan nyo po yung palengke nila. Napakaganda. Itong bayan ng Hangunoy, yung palengke nila dyan, napakagaling. Napakagaling po yung alkalde dyan. Itong si Amboy, two-term pa lang, ha? Kita nyo, yung limang barangay na binabaha, ha, nung past administration, ha? E dyan nakatira ang ating gobernador na si Wilhelmino si Alvarado. Ha? Ito, ikikwento ko sa inyo. Bumabaha po dyan, red tide palagi. Grabe. Ngayon, marami pong proyekto ngayon dyan na dumating, na galing sa national. Ito po hindi proyekto ng local at takuan. Ito ay proyekto po, million na project po napunta dyan nung past administration. In-upgrade po yung kalsada dyan. Galing po sa national po yan. Maayos, pag-upo na Amboy. Yung limang barangay po dyan sa Hangunoy, Bulacan. Lima. Talagang yun po ang isang dahilan para magkaroon po ng tinatawag nilang kwan eh. Yung pagtaas ng tubig. Ha? Yung pagtaas ng tubig. Ngayon, nakahingi po nung mayor na si Amboy, Mayor Amboy, ng pondo galing sa national. Ha? Nung past administration, more than 86 million yata, 100 million plus. Napaayos niya at napa-upgrade niya. Kaya ngayon, bumaba ngayon ang pagbaha dyan po sa bayan ng Hangunoy, Bulacan. At ang ginawa niya ngayon, yung dating palengke ng past administration, siya lang ang alkalde na nakagawa ng napakagandang palengke dyan po sa bayan ng Hangunoy, Bulacan. Eh, kunyan ha? Mayor yan. Ha? Mayor ito si Amboy. Ang alam niyo po ba kung sino po yung kilalang nanunungkulan dyan sa Hangunoy? Si dating former congressman Maribic Alvarado na may bahay po ng ngayon kasalukuyang gobernador na si Wilhelmino si Alvarado. Ha? Si Amboy lang po ang nakapagpagawa ng palengkeng napakaganda dyan po sa bayan ng Hangunoy, Bulacan. Nakita nyo po, ha? Yung mga patrol, police ng Hangunoy, Bulacan under the through the effort of Mayor Amboy, ha, ng Hangunoy, Bulacan, yung mga police patrol nila. Napakaganda po. Talo pa po nila yung ibang bayan eh. High-tech na po. Talagang kung titignan mo, pag ikaw ay maglilingkuran ng maayos, maski hindi ka nag-aral, eh talagang mapapatino mo ang isang bayan mo. Akalain mo na wala yung open dam site ng Hangunoy. Naayos niya po yung palengke. Ha? Nakahingi siya ng malaking dike o dike ng mga kababayan niya. Maayos. Kaya kita niyo po, siya po ay naglilingkuran para sa kanyang bayan. Hindi po ay naglilingkuran siya para siya ay magkapera. Eh, yung iba po dyan kasi, yung iba, naglilingkuran sila sinasabi, pero meron po sila certain interest sa pondo ng bayan. Alisin na po natin yon. Kailangan po ay maglingkod po tayo ng tama sa ating bayan. Yun po ang kailangan natin eh. Nakita nyo, si Amboy well dedicated sa illegal drugs. Tinutulungan niya po ang kapulisan niya. Sana po yung ibang mayor po sa lalawigan ng Bulacan, please, tumulong po kayo ngayon. Ibinalik po sa kapulisan. Mag-purchase po kayo ng bodycam camera. Ha? Titingnan nyo po. Kailangan po yan, maski bawat bayan. Ha? Mag-purchase po kayo ng apat na camera para mapuksa ang illegal drugs sa inyo na sasakupan. Nakita nyo, yun lang pinag-uusapan ngayon sa Senate. Yun din Bexia na gamot pandengge. Ha? National yon, hindi ba mangyayari sa local? Diyos ko po. Eh sa local po, mga ibang supplier po rito eh. Kapatid ng alkalde, contractor ng alkalde, kumpare ng alkalde, yung iba. Ha? Bata ng alkalding kapitan. Ha? Kapitan. Ha? Binibigyan niya. Eh, saan ka nakakita yung quality project na tinatawag ng ating Pangulong Duterte? Yung proyekto pambarangay, pambayan. Kaya nga talagang grabe. Dapat maguhin na yung nangyayaring yan.
Akalain mo, ang laki po ng internal revenue sa bawat bayan. Ang mga contractor po dyan na iba, pinsan, kapatid, tito ng isang alkalde. Kaya kung titignan mo yung mga ginawa po nilang kalsada, madaling masira. Kaya po sana, yung pag-bidding sa mga bawat project sa bawat bayan, please, hindi dapat po recommended ng mayor. Hindi po dapat recommended ng mayor. Hayaan nila na maging independent ang municipal engineer kasama po ang mga sanggunian para tingnan mata, para maging quality yung proyekto. Ang nangyayari po kasi, kumpare, barkada ng kapitan, mayor, yung supplier. Meron po isang bayan dyan, tito niya, yumaman sa Pananambak. Nakabili sa hindi yung mga investor umaangal, dumadaan lahat po sa tito ng isang mayor. Dumadaan po lahat ano mangyayari po? Yung quality ng isang proyekto, nasisira. Ang tawag po dyan ay gaw-gaw. Kita nyo? Ang kailangan natin yung maayos, matino na, na paglilingkod ng isang alkalde. Nangyayari po kasi bihira po yung nangyayaring ganun . Kaya tuloy, yung isang barangay chairman, natututo. Mismo sila, meron kasi silang internal revenue, lahat din ng barangay . Lalo na kung malaki ang inyong ira. Meron silang pagawain, meron silang school supply ng barangay, bili ng gamot. Nasusunod ba yon? Hindi. At tinatawagan po natin ang alkalde ng North Sagaray, Bulacan. Mayor, pakisagot po yung tawag sa'yo para masagot mo yung itatanong namin tungkol po sa pagawa na paputok dyan po sa bayan ng North Sagaray, Bulacan. Ring lang ng ring ang iyong telephone. At kanina po nakapanayam ka namin. Sabi mo tatawag po ang iyong istasyon na magtapatan po tayo. Pakisagot lang po kasi po alam niyo kung bakit. Diyan po kasi sa bayan ng Sagaray, Bulacan, marami pong paggawa ng paputok diyan. Ang mangyayari po diyan isang barangay chairman diyan po sa partida. Isa yatang may-ari diyan ay umano isang barangay chairman. Mayor, pakisagot lang po itong tawag sa'yo na magtapatan po tayo sa DWBL. Malapit na naman pong ating oras . At binabati po natin ang ating mga kaibigan po dyan sa bayan po ng Angat, Bulacan, si Mayor, Vice Mayor Reggie Santos. Itong Vice Mayor na to ay mabait, matino na Vice Mayor. Kasama po ang kanyang may bahay na si Ma'am Helen Santos. Binabati po natin yung mga alkalde na si Mayor Ambrosio Boy Cruz, Pangulo ng LMP. At binabati po natin yung susunod na Vice Mayor ng bayan ng North Sagaray, Bulacan, bayan ng Giginto. Na sana po ito ang dapat, karapat-dapat na susunod. Ito'y gustong maglingkod. Ito si Consial JJ Santos. At binabati po natin si Mayor Danny Domingo ng Lungsod ng Malolos. Mayor Danny, kumusta na po kayo? Mabuhay po kayo. Napakasipag po itong Vice Governor po na lalawigan ng Bulacan na si Vice Governor Daniel Fernando. Masipag itong taong ito. Talagang umiikot sa bawat barangay. Maski na po malayo pa eleksyon, talagang ito, pag-upo pa lang niya, noong naging bukal, kumpare ko to noong siya ay naging bukal, talaga nakikita ko na po yung dedikasyon nito mga taong to . Ipagpatuloy mo, Vice Governor Daniel Fernando. At binabati po natin ang ating mabait at dati naglilingkuran po sa lalawigan ng Bulacan na si nating Philpost Master Ma'am Gov Josie Dela Cruz po. Mabuhay po kayo, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Ito po yung mga naglilingkuran po sa lalawigan ng Bulacan na matitino na talagang ito ay talagang dama mo po yung pagseservisyo na nung sila po ay naging ina ng lalawigan ng Bulacan.
si Ma'am Governor Josefina de la Cruz. At ganoon din po ang kanyang kapatid na si dating congressman at dating gobernador na si Joselito John Mendoza. At ang pinagmamaliki po ngayon na lalawigan ng Bulacan na siya lamang po ngayon ang nakaupo sa highest position na si Undersecretary Donato Marcos. Undersecretary po yan ng Department of Energy. Matino at maayos at naging pangulo po sa buong Pilipinas ng League of Mayors po sa buong Pilipinas si dating former mayor at ngayon po ay undersecretary. Undersecretary po ng Department of Energy ng past administration ni Pinoy at ngayon siya pa rin po undersecretary at nakita po ng Duterte administration na matino, magaling na public servant na si Donato Marcos. Dapat po itong taong to binibigyan ng gawat galing. Ito po dapat bigyan ng gawat galing ng Bulacanyo. Pinagmamalaki. Siya po yung kung sino-sino po ang ewan ko. Dapat ito po ang bigyan ng pagkilala, hindi lang pagkilala, proud, gawat galing, the highest appreciation na lalawigan ng Bulacan na si Undersecretary Donato Marcos. At itong taong to ay napakasipag. Balita ko po ngayon nasa ibang bansa siya o nasa out of town para iayos yung henerya ng ating Pilipinas. Alam niyo po, no, mga kababayan ko, naglabasan po at naging balita na po sa mga pahayagan na itong magaling na mayor po ng Davao na si Mayor Sara Duterte, tutol daw siya umano sa federalismo. At ang sabi niya yata, hindi pa handa ang Pilipinas. Pero kung titignan niyo po, may tama rin po siya. Pero kung titignan mo po yung tsorya po ng federalismo, maganda, yan po yung dapat ipursige, pero kulang na po yata sa panahon. Pero kung titignan nyo po, meron ding dahilan na hindi pa handa. Pero kung titignan po yung federalismo, sa bawat bayan po, napakaganda po yung maging federalismo. Alam nyo kung bakit? Kung federal form of government na po tayo, tayo na po ang magpapatagbo ng sarili po natin income. Hindi na po tayo umaasa sa national na income. Mismo sa ating bayan o lalawigan, ang magiging tayo na po, doon po natin malalaman kung nagtatrabaho ng isang naglilingkuran, kung naging federalismo na po tayo. Sana po may pasa na magiging federalismo po ang Republika ng Pilipinas. Next week po ay magiging panuhin pandangal po natin si Ka Jerry Atienza po internal secretary po ng PDP Laban at federalismo po na lalawigan ng Bulacan. Yan po ang dapat natin bigyan ng pansin information para pong may kaalaman po. Meron po tayong mga nakapanayan po mga alkalde, vice mayor, konsehal, kapitan. Hindi po, wala pa po silang alam kung ano po yung federalismo na tinatawag. Dapat po magkaroon po sila ng idea. Yan po ang dapat kong sinasabi sa magtapatan po tayo. Ang kapitan, mayor, lawmaking body, kagawad, dapat alam nyo po kung ano po yung federalismo. Matagal na pong pinag-uusapan to. At kung alam nyo po itong federalismo, kayo mismo mag-inform sa inyong kababayan kung ano ang pagkakaiba at present government at yung federalismo. Kung wala po kayong alam, ano po mangyayari? Paano po malalaman ng mga kababayan natin kung wala po kayong idea sa federalismo? Ang federal, bibigyan ko kayo ng konting papyaw nito. Kung sakali,
ang pinupuspo rito sa Republic of the Philippines sa federalism, yung regionalized federalism na tinatawag. Yung regionalized federalism po, dito po sa Region 3, magkakaroon po tayo ng senator, tatlo po, senatorial, na lehitimong taga Region 3. Ang provincial capital na lang po, yan ang tinatawag nilang administrative na lang po. Na ang ira po natin, bawat bayan, alabawa po ang lungsod na Malolos, mismo ang pondo ng Malolos, hindi na po manggagaling sa national. Mismo yung income po ng mga negosyante, doon po na lang papasok ang tinatawag nilang federalismo. Yan po eh, yung ibang kapitan po kasi, ibang mayor, yung piling mayor at ibang sanggunian bayan, hindi po nila naintindihan po yung federalismo. Marami po tayong pag-aaralan pa sa susunod nating programa sa Sabado, itong federalismo. Kaya po, sana po pag-aralan mabuti. Yung kapitan, mayor, mga sanggunian, ito po yung pag-aralan nyo, yung tinatawag nilang federalismo. At binabati ko po ang UB Tabang Express going to San Fernando, Pampanga. Nagsagawa po sila kapo ng Christmas party. Maraming salamat po at bibigyan po natin sa January ang pagkilala, ang nakapulot ng 10,000 driver na ipinamigay niya, binalik niya sa may-ari. At ang samahan po ng UB Tabang Express Malolos, Pampanga po, ibibigyan po natin pagkakilala sa pangunguna po ng kanilang pangulo si Edgar Gutierrez, Edgardo Gutierrez, at ang kanilang treasurer na si Martin Nerio. Binabati ko sa sunod nating programa ay marami po tayong pag-usapan yung federalismo at hindi lang po federalismo, yung tinatawag nilang Peace and Order Council po na directives po sa kapulisan kung paano na po yung bagong guidelines po ng paghuli ng illegal drugs. At sa susunod nating programa, sa Sabado po, ito po yung lingkod. Binabati ko po lahat po ng nakikinig po sa Magtapatan po tayo ni Mel Yabes po. Ito po yung lingkod. Mel Yabes po, sa mabalik po tayo, awa ng Diyos, sa December 23. Merry Christmas po. Advance Merry Christmas po. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Mel Nieves po.